Welcome back to After the Fact. A major shift is seen in the Philippine presidential race. The president of Partido Reforma has officially endorsed Vice President Lenny Robredo for the highest position in the country, dropping Senator Panfilo Lacson in the process. Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez says Robredo's ideals are in line with the party's goal of reforming the government. Lacson, meanwhile, resigned as the party's chairman earlier in the day but insisted that he was not quitting the race to Malacañang. Online, Robredo supporters welcomed the party's move, saying endorsements from unlikely allies show true unity, while others sympathize with Lacson. We're now joined by Partido Reforma President and Davao del Norte Representative and former House Speaker Pantaleon Alvarez. Good evening, sir, and thank you for joining us tonight on the program. Hi, Christian. Good evening. Okay. Some people would obviously describe your new alliance with Vice President Robredo as strange. So basically, strange bedfellows. Pero give us a sense of how this happened. Paano po nangyari to? Why did you end up with Vice President Len Robredo? Well, this started dito sa mga kasama ko, no, sa partido, kung saan ay sinasabi nila malapit na yung halalan. At kinakailangan siguro mag-reassess kami ng aming kandidato na sinusuportahan. Dahil siyempre, alam mo, Christian, hindi lang naman sarili ko yung aking tinitignan dito. Dahil may mga kasama akong kung saan tinitignan nila ako na leader nila. So I have to take care of their welfare also. Ngayon, kung halimbawa ay yung aming kandidato na tinutulak ay hindi naman mananalo. So paano na lang yung welfare ng aming probinsya sa Davao del Norte? Okay, so tama po ba a big part of your decision to support Lenny Robredo was the low survey numbers of Senator Panfilo Lacson? Malaking factor po ba yan? In a way, yes. No, kasi siyempre tinitingnan natin kung ano ba yung effort natin ay hindi ba masasayang. Okay. Pero kailan kayo nagdesisyon na iwanan si Senator Lacson and support Vice President Robredo instead? Pinaka-recent ito, Christian, pero ito naman ay mga ilang linggo na rin, no? Yung paulit-ulit na reklamo siyempre ng mga leaders namin on the ground, tapos yung mga kasamahan namin na kandidato also sa mga munisipyo. At ako naman, hindi naman po pwede hindi ko pakinggan yung kanilang mga sinasabi. Okay. Kailan kayo personally nagkausap ni Senator Lacson para sabihin sa kanya yung ganitong developments po? Nagkausap kami nung ako'y nasa Manila nung a few weeks back. Pero hindi naman kagaya nga nung sinabi ni Senator Lacson, hindi naman diretsahan na ganito nga kaagad, ano, na mag-withdraw kami na suporta. Merong konting indirect ano statements, no? Paramdam. Ayun, paano niyo pinaramdam sa kanya? Sabihin namin. Oo. Sabi ko na, sinabi sa kanya? It looks like medyo mahirap na talaga at masyadong malapit na rin yung election. Pero yung numbers natin ay hanggang ngayon, ganito pa rin. Hmm. Ano po yung, how did Senator Lacson take this statement of yours? Didn't he feel offended? Niya, hindi naman. Sabi niya basta para sa kanya daw, tuloy yung laban hanggang sa natapos. Kailan niyo sinabi sa kanya categorically na hindi niyo na siya pwedeng suportahan? Christian, yung mga exchange in text messages in the past few days. Mm-hmm. Na sinabi ko na yung totoo, sabi ko na nakapag-desisyon na yung mga
ano yung mga LGUs na kasama namin sa Davao del Norte na ililipat yung suporta kay Vice President Lenny Robredo. Okay. And then, kumusta yung pagtanggap niya dito sa pinakahuling pagkakasabi nyo? Categorical na. Hindi niya ako sinagot dun sa uling text ko. Okay. Of course, online, certain people would somehow accuse you of betrayal, no? Parang trapo moves. How would you respond to that? Na meron kayong original na kandidato and then because of the low numbers, you decided to move to another candidate who has a better chance of winning. Ano pong sagot niyo doon? Well, Christian, alam mo, kahit sino, no? Dami pwedeng isipin ng tao. Pero para sa akin, mas importante na ba yung kumbaga sa ano, dito sa amin, may reklamo. Siyempre, as a leader, kailangan ko rin i-address yun. Ngayon, pag inisip nilang trapo, in the first place, politika naman ito. Wala naman ako iniisip na trapo moves na ginagawa. No? Sa akin naman, ay sa akin, niniwala ako na yung election, kailangan natin ipanalo yan. Ngayon, pinag-uusapan natin pangulo ng ating bansa. Mahirap tayong sumugal masyado. Kailangan, sino yung nangunguna sa survey? Eh, hindi ako makatulog. Dahil, alam mo, Christian, nung maalala ko, nung estudyante ako, kagaya ng sinabi ko nung nasa law school ako, dekada 80 yun, nagkaroon ng snap elections. Yung laban na yun was against the dictator, yung Ferdinand Marcos. At lahat, halos ng estudyante, kami, sumama sa kalye, marcha-marcha, para tuldukan ang rehime ng diktadoryang Marcos. Yun yung unang laban. Marcos versus Cory. Ngayon, ang pangalawang laban. Marcos pa rin versus Lenny. Ako, Christian, ayaw ko naman na yung unang laban na sinalihan ko ay basta ganun na lang yun. Eh, may pangalawang laban. Gusto ko rin na sumama rin ako kung ano yung pinanindigan ko noon, yun pa rin yung gusto kong paninindigan ko ngayon. Okay. Kaya sabi ko nga, lahat ng, wala na naman, let's be realistic. Sa lahat ng survey ngayon, sino lang ang nagkakatraction maliban kay Marcos? Si VP Lenny. So siya lang yung may pag-asa na lumaban kay BBM. So sabi ko, ay siguro it's worth considering na suportahan natin yung kandidatura ni VP Lenny. Didn't you also consider supporting Vice President Lenny Robredo's bid early on at the start? Ano umpisa? Kasi ako, naniniwala din ako, kagaya ng sinabi ko, that Senator Lacson is the best qualified candidate. Kanya lang, Christian, alam mo, ilang buwan na yung tumakbo. Parang ayaw tanggapin ng mga tao na yung qualifications niya, malinis na kandidato, magaling ang mga plano, plataforma para sa gobyerno. Mukhang hindi ho binibili ng taong bayan. So, siyempre, maghahanap tayo ng kandidato na bukas ang taong bayan, karamihan, na suportahan siya. At ito ay si VP Lenny. Okay. Linawin ko lang po, no? Complications aside, do you still believe that Senator Panfilo Lacson is the best qualified candidate but because he doesn't have much chance of winning based on the surveys, you made that decision? But do you still believe that? Siya yung best qualified candidate? Honestly, yes.
Okay. So ibig sabihin ba nun, the next best thing or best second choice sa inyo, si Lenny Robredo. That's why you ended up with her. Yes, correct. Okay. So dito pumapasok yung ano, real politics and of course practicability. Yung ability to win the election. Yun ang major factor din. Tama po ba? Tama ka, Christian. Alam mo, sa politika, kahit anong ganda ng iniisip mo, kahit anong ganda ng saloobin mo para magserbisyo sa bayan, kung hindi ka mananalo sa eleksyon, wala lahat yan. Kaya kinakailangan, first and foremost, manalo ka. Demokrasya tayo eh. So kung sino yung pinipili ng karamihan sa mga botante, ayun ang nananalo. Okay. Dito po sa paglipat nyo ng suporta kay Vice President Lenny Robredo, does it mean that you're also supporting her choice of Vice President, Senator Kiko Pangilinan? Ah, hindi. Nilinaw ko yan. Okay. Na ang Vice President namin ay si Senator Tito Soto pa rin. Okay. Bakit po ganun? Well, unang-una, naniwala ako sa kakayahan ni Senator Tito Soto. Yung leadership qualities niya, napakaganda. Kahit tignan natin yung record ni Senator Soto, talagang bagay siya na maging vice presidente. So, kaya ako, talagang kumbinsido na kailangan suportahan si Senator Tito Soto pagka vice presidente. Okay, how much of your decision to stick it out with Senator Soto had to do with his good numbers also in the surveys? Kasi madalas siya mag number 2, 'di ba? Tapos po siya ang top second choice after Sara Duterte. Hindi masyadong ganun. At kung dadagdag ko pa, no? Si Senator Soto, matagal ko na rin kaibigan yan. At kabrad ko rin yan sa Mason. Kaya siyempre, yung tiwala ko nandoon talaga. Nung nagkausap ba kayo ni Senator Soto about your decision to leave his presidential candidate but stick it out with him? And how did he react to that? Text lang. Hindi rin niya ako sinagot. And how would you interpret that? Busy lang or mukhang hindi nagustuhan yung decision niyo? Well, siyempre, hayaan muna natin mapag-isip-isip niya kung talagang tatanggapin niya yung inaalok kong suporta sa kanya. Okay. Now ito, yung Reforma Party, what do you actually bring to the table for Vice President Lenny Robredo's presidential bid? Meron na rin kami na-establish na mga leaders, Christian, no, sa mga iba't ibang probinsya. At ito ay pagagalawin din namin para magkampanya, no? So ito sa, but alam mo, masyadong close na yung ano eh, yung May 9. Kanya hindi lang ito double time, triple time pa siguro. Para natin maitulak ng gusto ang candidacy ni VP Lenny. Okay. Personally, don't you find it weird, Congressman Alvarez? Because not so long ago, especially early during this administration, you were among those who had been criticizing and attacking the Vice President. And now you would end up campaigning for her and singing praises for her. Parang, don't you find any discord or incongruence or weirdness doon sa situation nyo ngayon? Totoo yan, Christian, no? In the past, talagang nakapagsabi ako na hindi magandang salita against VP Lenny. Pero kanina nga, sa harap ng maraming tao, humingi ako ng tawad. Yun naman, nagawa ko noon dahil ako kasi Christian. Pag lumaban ako ng isang kaibigan, no? Talagang kung pwede kong arborin yung gulo, arborin ko.
Yung sa akin naman noon, gusto kong depensahan si Pangulong Duterte as a Speaker of the House. Kaya gusto kong isaluin yung lahat ng batikos sa kanya. At siyempre, kung sino man yung gustong manggulo sa kanyang administrasyon, ay talagang nilalabanan ko yun. Eto, was it worth it, looking back, was it worth it to do that for President Duterte? Well, sa akin, as a friend, oo. It was worth it. It was worth it. Mm-hmm. Napatunayan ko na kapag kaibigan ko yung aking dinidepensahan, na kaya kong tanggap, saluhin yung mga bala para sa kaibigan ko. Would you also do that for Vice President Leni Robredo now that you are supporting her candidacy? Yan, without hesitation, yes, I will do it for her. Okay. Kasi I remember noong 2017, one of the, I suppose, most painful criticisms that came from you, directed at her, was when you floated the idea of having her impeached because of this video of her before the United Nations Commission on Narcotic Drugs. Diba yung kineritisize niya po yung drug war ni President Duterte? And then pinagtanggol niya sa President Duterte. But you also floated the idea of having her impeached. Yan po ba napag-usapan niyo when you spoke with Vice President Robredo and told her recently na you are now shifting alliances and you're going to support her candidacy? Hindi na namin napag-usapan yun, Christian, no? Ngunit kanina, nagkaroon ako ng pagkakataon para humingi ng tawad. Pero ginawa ko kanina. Ito ba yung sa press conference? Yes. Oh. Was that the first time that you did that? Or nakapag-apologize kayo sa kanya before that? Hindi pa, kasi ano yun eh, kanina lang kami ulit na nagkaroon ng pagkakataon na magkita at mag-usap. Mm-hmm. Pero kailan niyo ipinalam sa kanya officially that Partido Reforma was going to support her? May mga common friends. May mga common friends na magkitan. And then paano niyo ipinarating at ano yung naging reaction niya when you informed her? Yung nangyari kasi nung nakapagdesisyon na yung mga kasamahan ko, tapos kinommunicate namin sa kay VP Leni at receptive naman siya at sabi niya pupunta siya dito sa Davao del Sur. Meron siyang event doon. Tapos ay gusto niyang sumaglit sa Davao del Norte to meet with the Reforma candidates sa Davao del Norte. So sabi ko, sige, tanggapin natin. Anyway, Vice President yan ng ating bansa. So tinanggap namin siya doon sa office ng gobernador ng Davao del Norte. Okay. Nagkaroon po ba ng pag-uusap as to what you would want in case she actually wins the presidency? For example, would you like to get your former position back as House Speaker? Walang ganun usapan, Christian. Walang ganun transaction? Walang ganun. Okay. So wala kang hiningi sa kanya? Wala. Okay. Nakakahiya naman yung pagka hindi ako na, uy, kailangan maging speaker ako. In the first place, pagbubutuhan pa yan eh sa Kongreso. Kung sino ang makakuha ng mayorya, ay siya yung magiging speaker. Pero malaking bagay po yung basbas ng presidente. Oo. Malaking bagay yung basbas ng presidente. Mm-hmm. Pero paano naman po yung mga issues na hindi kayo nagkakasundo in the past, di ba? For example, yung lowering the age of criminal responsibility. Paano yung gagawin kay President Duterte sakaling gumulong yung kaso sa ICC? Dati pinagtanggol niya si President Duterte dito, di ba? Ngayon, we know the position of the Vice President regarding this. She won't interfere.
she would let the process take its course. So paano po yung ganun? Magkaiba kayo ng opinion before? Yung opinion ng ating vice president no, na hayaan niya yung proseso. May proseso naman yan. Para sa akin, tama naman yon. Hayaan yung proseso na gumulong. Okay. Pero yun nga po, your defense of the drug war of the president, diba? Libo-libo po yung namatay, and VP Lenny has been criticizing this approach, this kind of drug war, diba? Meron siyang binibigay na alternative remedies before. So how would you reconcile that with your position in defense of President Duterte's brutal drug war before? Well, Christian, sa ngayon, unang-una, hindi naman ako yung Speaker of the House. Pwede ko siyang ipagtanggol siguro bilang isang abogado kung kukunin niya ako. Sino po? Kasi may legal processes yan eh. So, para sa akin, kahit naman sabihin ng Pangulo na hindi pwedeng i-hear yan. Aba, hindi, kasi may legal processes yan eh. Kailangan igalang natin yun. Okay. By the way, bago ko po itanong iba ko pong tanong related to your endorsement of VP Lenny. Yesterday, his President Duterte's political advisor, si former Congressman Jing Paras, he was encouraging the President to endorse Bongbong Marcos. Again, real politics yung binabanggit niya na eto, loyal sa'yo or kaibigan mo, malaki yung chance na hindi ka mapahamak after your term. Yung mga ganong perspective in terms of endorsements, anong tingin niyo sa mga ganon? Well, politiko yung nagsabi niya. Kanya, para sa akin, ay ginagalang ko rin yun. Kanya-kanyang rason yan eh. Kung bakit kailangan mo i-endorse yung isang kandidato. Eh, kami dito sa Davao del Norte, nagkataon, meron din kami sariling rason kung bakit in-endorso namin at susuportahan yung kandidatura ni VP Lenny. Okay. Kanina binanggit nyo, di kayo makatulog because of the idea of former Senator Bongbong Marcos possibly winning the presidency based on the surveys. Bakit po? Well, alam mo, lumaban ka nung ewan ko kung pinanganak ka na nung panahon ni Marcos. No? Malamang hindi pa. Ay, napakahirap din ang panahon na yun. Buhay na po ako nun, sir. Yung dictatorship. Hindi ka pwedeng magsalita laban sa gobyerno. Napakahirap. Huhulihin ka. Maraming iba. May makaibigan ako. Hinuli. Hindi na nakita ulit. Ang hirap. Kanya halos lahat noon, halos lahat ng mga estudyante, talagang ang dasal noon ay sana matapos na yung rehime ng Marcos. Tapos ngayon, ito ka. Bumalik. Ito na naman, yung junior. Although, yung junior, hindi naman kasing talino nung senior. Yung senior, talagang magaling yun. Talino lahat, maabilidad. Itong junior, kita mo naman, di ba? Iwas nga sa interview eh. Ngayon, ikaw, hindi mo nga, hindi mo ma-imbita yan sa debate. Pero yung tatay niya, hindi ka tatakbuhan noon. Magaling masyado yun. Okay. Yung nga po, pero sinasabi ng iba, iba yung father, iba naman yung anak. So why don't you give the son a chance? Sabi ng iba. Para sa akin kasi, Christian, parang nightmare talaga yung yung rehimeng Marcos. Yung nga, sinasabi nila, the sins of the father should not visit upon the children. So do you think that should apply here in this case? Kung ano man yung kasalanan ng ama, hindi dapat mamana ng anak. Eh, sa criminal law, ganyan. Yung kasalanan nung tatay ay hindi kasalanan nung anak. Criminal law yun. Ito, politika ito eh.
So hindi may iwasan, hindi may iwasan na halimbawa yung ginawa ng tatay, no? Tapos ito ngayon, yung anak tumatakbo, eh hindi pa nasusuli yung mga sinasabi nating kinuha sa gobyerno. Kahit nga yung income tax o estate tax, sinisingil na ng BIR. Ang laking halaga. Hindi pa nga mabayaran. So paano yan? Hindi ba nightmare yan? Makatulog ka ba dyan na meron kang pangulo na may liability sa gobyerno natin ng about 200 billion, napakalaking pera. Kawawa naman yung mga tayo, ikaw, ako, eh nagbabayad tayo ng income tax. Religiously, nagbabayad tayo. Tapos, may isang tao, daming pera, may utang na malaki sa income tax, hindi nagbabayad sa gobyerno, tapos magiging pangulo, eh paano yung utang na yun? Which na yun? Kasi siya na yung presidente. Sino pang hahabol dun? Oh. Pero bakit ito ganun? Lang yung pagkakataon. Ito yung pagkakataon na yung taong bayan may tsansa para magdesisyon kung yung bang ganyang atraso sa gobyerno ay matatanggap nila o hindi. Okay. Pero yun po, as a veteran politician yourself, no? Pero bakit sa tingin nyo, sa kabila nung 203 billion pesos na estate tax liability ni Bongbong Marcos bilang executor at co-administrator ng Marcos Estate, yung proven ill-gotten wealth ng family niya based on court decisions, yung tax conviction niya noong 1995, bakit despite all these things, this baggage, bakit sa tingin nyo number one pa rin siya sa surveys? That is the best argument against democracy. Care to expound? Demokrasya tayo eh. Demokrasya tayo. So yung mga ganyang senaryo na alam mo na may utang sa gobyerno, gano'ng kalaki, anong ginawa nung ano, pero nangunguna pa rin sa survey, that is the best argument against democracy. Pero ito naman, personally, as a candidate, si Ferdinand Bongbong Marcos, again, leading siya sa mga surveys, no? Sa pagkaalam at pagkakilala niyo sa kanya, baka naman meron siyang maibibigay if elected president. Are you seeing that now, at least based on his campaign, his speeches? Yung hindi galing sa tatay, yung sa kanya mismo, do you see something? Eh, tignan natin, ano bang maganda ba yung performance niya as governor ng Ilocos Norte at ayun. And? Kasi ito, Pilipinas yung pag-uusapan natin. Diba? So, i-measure natin doon sa performance, kakayahan ng isang kandidato. Okay. Now that you're supporting Vice President Lenny Robredo, given the numbers as we know them so far, now we're still waiting for the March surveys, do you think your candidate can eventually beat Bongbong Marcos with, what, 50 days to go before Election Day? Tingin ko, Christian, hindi naman ako political analyst, no? Pero tingin ko, itong trajectory ng numbers, makita natin si VP Lenny ay yung trajectory niya going up. Yung kay Bongbong parang nagtato at saka medyo parang umaksyon na umaba. So with that, palagay ko ang maglalaban na lang dito yung dalawa. Si Bongbong at saka si Lenny. How would you have to win? Well, kami dito sa ano, sa area namin, talagang sisikapin namin, magkampanya kami ng ayos,
at sisipagan namin upang sa ganun makapagbigay kami sa kanya ng magandang boto dito sa probinsya ng Davao del Norte. In terms of numbers, ano yung realistic number of votes that you can deliver for her? Sa Davao del Norte, ang voting population namin dito nasa mga maliit lang. No, siyempre, compared to ano yung mga other provinces, no, malalaki talaga. Kami rito nasa mga, kung hindi ako nagkakamali, mga 650,000. Tapos siyempre, marami pa rin tayong kaibigan sa labas, ibang probinsya. Talagang tutulong din tayo doon para makumbinsi yung aming mga kaibigan doon na sumama at sumuporta kay Vice President Laney. Kanina sabi nyo, yung laban at this stage of the campaign will be basically between Bongbong Marcos and Lenny Robredo. Do you think it's time for the other candidates to reconsider their run and perhaps withdraw, including Senator Lacson? Yun ang dasal ko. Yun ang dasal ko. Alam mo, Christian, naaalala ko nung panahon na yon ng snap elections, yung ginawa ni Doy Laurel. He was a winning candidate. Pero in the spirit of unity and patriotism, talagang he sacrificed his personal ambition to run for president and gave way to the candidacy of Cory Aquino. So this time, fast forward 2022, you would like the other candidates to withdraw and throw their support behind Lenny Robredo against Bongbong Marcos. Yun po ba? Yun ang wish ko. Yun ang wish ko. Okay. Pero siyempre, alam mo, withdrawing from the race is a personal decision. Hindi natin pwede idikta yan sa kandidato. Yeah. Kaya igalang natin kung ano man yung kanilang magiging pasya. Okay. Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez, who is also a former House Speaker. He's the President of Partido Reforma. Thank you, sir, for joining us tonight on the program. Maraming salamat, Christian. Okay. So that's it for tonight. This has been your host, Christian Esguera. You can watch this episode again on I Want TFC or listen to our podcast on Spotify. Now for recaps and other exclusive content, subscribe to the ANC YouTube channel and catch up with us on Facebook, Instagram, and Twitter. See you again tomorrow after the fact.